Hello mga katininyo! Sa itong simple tutorial nito ay ginawa ko para sa mga estudyante ko sa Laurelson Dalia. I hope may matutunan kayo. So this one is a bandurria. It has 14 strings as you can see. 14 pero hindi sila magkakaiba. There are groups. This is the group 1, tatlo. This is the first group. Second, tatlo din siya magkakadikit. Pangatlo ay tatlo din. Pang-apat, dalawa na lang siya. So, ito yung tinatawag natin na bourdon. Yun yung coated yung string. Fifth, dalawa. And the last one, yung ay isa. Bakit ba mahalaga ang pagtutono? Kasi, ang lahat ng string instrument, meron siyang bagting, meron siyang hila. Every time na itatago mo siya, every time na hindi mo siya gagamitin, pwede magbago ang tono. Especially, gawa sa wood. Bago ka tumugtog, bago ka mag-perform or mag-practice, napakahalaga na itono mo muna ang iyong instrument. Itono mo muna para masanay ka ng nasa tamang tono ang pagtugtog. So marami nagtotono gamit ang tenga lamang, gamit ang piano, tuner, digital tuner. What are the alternatives? Number one na madaling i-access kung may internet ka, ang digital tuner like this one, the DA tuner, you can download it free in your Play Store. Or the disadvantage of this, lahat nasasagap niya kahit yung ingay sa labas. So maganda siyang gamitin kung tahimik lang yung lugar or yung instrument lang yung katabi. So bago natin itono, alamin muna natin ang pangalan ng bawat group ng string. The first three, ang tawag dyan ay sol. Again, this is sol. Ang kanyang English letter ni ay G. Bakit kailangan tandaan? Kasi yun yung standard na ating hahanapin. The second three, yan, sintonado, layo ng tono. That is re. And the English letter name is D. Sol is G. Re is D. Next is la. And the English letter name is A. Again, sol, re, la. G, D, A. Yung pang-apat na group, yung dalawa, unang dalawa, sa outer, siya ay tinatawag na mi. Ang English letter name ng mi ay E. Mi is E. Yung second na quoted sa taas, C. S-I. C. Sa sofa syllables is T. Latido. C. Kaya lang ginagamit natin yung Spanish term na C. So C, ang kanyang English letter name ay B. As in boy. The last one is the fa sharp. Yung nag-iisa sa lahat. Ano? In English is F sharp. So, sige nga, recite natin. Mahalaga rin to, no? Pag tumutugtog ka ng arandalya ng instrument mo, alam mo lahat, lalo ng mga open strings. So, sol, re, yan, sintonado, so kailangan ng tuning. La, mi, si, and fa sharp. Sa English naman, ito ay G, D, E, B. So, sa pagtutono natin, syempre, ang pinipihit natin itong machine head. So, iba't iba ang klase ng mga design. This bandurria, mukha siyang acoustic guitar. Yung iba, nasa likod. So, mahalaga dito, alam mo kung paano umiikot yung strings at paano siya umiikting. Pag-ikting ng strings, tumataas ang tono niya. So, counting music theory. There are only 12 notes. Do, do sharp, re, re sharp, mi, walang sharp ang mi, sunod na agad ay fa, fa sharp, sol, sol sharp, la sharp, si, wala uling si sharp, si sharp, walang t sharp, dahil sunod na uli ay do. So sa letter names, c, d sharp, d, d sharp, e, walang sharp ang e, sunod ay f, f sharp, g, g sharp, a sharp, b, and again, wala uling sharp. Yan ang kailangan natin tandaan para malaman natin kung lumampas ba tayo sa tamang tone. Try na natin ha. So for example, we are tuning here. Halagay G5. So G siya, pag nakita natin na green siya, medyo, pansin nyo sa ilalim, medyo mababa siya, no? Yung first string ang ginakalabit ko. So kailangan siyang itaas ng kaunti. Sige, pakikita ko sa inyo mamaya pag yan. So pag okay na siya, makikita natin nag-green na siya. Okay. Yung dalawang natitira sa group 1, yun ay parehas lang. So, ang ginagawa ko minsan is parallel tuning. Binabagay ko lang siya dun sa una. Para mas mabilis ako magtono. Pero kung hindi ka sure, pwede mo rin siya itono gamit ang tuner. Ano? So, pipihitin natin. Ang pihit ay pahigpit. In this case, ang pihit ay from left to right. Dito sa side na to, left to right. Paganyan ang ikot.
ganun din halos sa nasa likod. Sa likod naman, kung nandito yung pihitan, that is right to left. Dito nga lang, left to right, kasi nandito sa... So, mapapansin nyo kung paano yung ikot ng inyong string. Pahihigpitan natin kasi kulang siya. At first, okay lang mabagal. Ano, huwag mong bibiglain yung pagpihit kasi pwedeng maputol. So, ingat din sa pagpick. Ano? At mas maganda, patagalin mo muna yung tunog to make sure kung nasa tama siyang tono. Hindi yung mabilis. Ano? Next, tingnan natin. Sana napansin nyo. Mas mababa siya sa standard. Laging nangyayari, kapag mainit ang panahon, pababa yung tono. Pag malamig, tumataas. So, nagbabawas dito. Hinihigpitan natin. Galing sa malamig ng panahon, niluluwagan naman. The first group is G. Okay na siya. Dito na tayo sa susunod. Dito, medyo marami tayong itotono kasi mali talaga yung tunog niya. So, dapat ang tunog nito is Re, or in English name is D. Tingnan natin. So, nalabas naman D5. Hihigpitan din natin. So, okay na siya. Second, sa D. Yun. Sa, ano nakalagay? C sharp. Mataas ba siya or mababa sa... Ano bang nauna? C or D? So, C. So, ibig sabihin, mas mababa siya sa standard. C sharp eh. Isang konti lang. So, hihigpitan din natin. So, dalawa na yung i-tone natin. Yung third naman, tignan nyo yung lalabas ha. C-sharp ulit. Mas mababa pa sa C-sharp. Almost C na. So, hihigpitan ulit natin. So, makikita natin. Din na rin siya. Next, third group. La. Or, English letter name ay A. So, yan. Napansin nyo. Nasa left side na ngayon yung... Ibig sabihin, mataas siya. Babawasan natin. Ang unang knob ng La ay laging nasa baba, yung isa, nahiwalay siya sa dalawa niya kasama. So, bababahin natin na konti. Tingnan natin kung tama na yung tono niya. Okay. Next, nandito sa una. Ganun din, same procedure tayo. Okay na. Tandaan niyo ito ha, yung unang A ay nandito sa isang, yung dalawa nandito. Baka malito kayo ha. Next, E. Ayan, medyo malapit siya. Kita natin na in na siya. Next, B. Yung isa mababa, yung isa tama. Okay na siya. So, okay na yung B. And pa sharp. Wow, hindi masyado nagbago. Konting adjust lang. So, minsan, kailangan mong ulitin lahat yung tuning to check kasi nagbabago pa rin yung tension ng instrument pag pinipit mo ibang string. So, minsan, nakakadalawang ulit ako. So, yun! Yan, pwede ka nang tumugtog, ano? Thank you. Bye.